Hello sa inyong lahat guys, so ipapakita ko lang sa inyo ngayon yung bagong gauge nitong aking Suzuki Raider kasama sa pagmo-modify at pagpapaganda nito muli ng aking motorcycle. So ito, makikita nyo dyan, meron na yung speedometer, meron na rin yung odometer, total trip reader. Tapos itong mga bar na to nakikita nyo sa gilid, RPM gauge yan, ayan. Tapos may fuel gauge na rin yan sa gilid. Meron na rin yung time, so although yung time isiset ko pa, kanina kasi naka-preset pa yan sa 12 o'clock. Tapos meron na rin yung gear shift indicator. As of now, nasa neutral ako. Lagyan natin sa primera. Gear 1, gear 2, gear 3, and then gear 4. Ayan. Tapos meron din yung temperature. Kaso wala naman temperature sensor itong aking motorcycle. Pati yung check engine light meron din to. So wala rin yan nakalagay dyan. Ano pa ba? Signal lights. Meron din yan syempre. Ayan. Signal lights. Tapos syempre may hazard switch itong aking motorcycle. So ipapakita ko sa inyo yung hazard. Patayin natin yung signal. Ito yung hazard switch nya. Ayan, so sabay na gumagana yung hazard lights ko. Okay. Ayan, so sa mga gusto matutunan kung paano magkabit nyan sa ating Suzuki Raider, panoorin nyo lang ang video na ito. So ito yung stock gauge ng ating Suzuki Raider. So ito naman yung ipapalit natin ngayon. Digital na multi-gauge na to. Ang problem ngayon is yung kanilang mounting is magkaiba. Mapapansin nyo yung mounting screws nya, triangular na nakatayo. Dito naman sa isa is triangular na nakababa. Tapos magkakaiba pa ng spaces yung screw nya. So kahapon, ito yung bracket nitong aking lumang Suzuki Raider. So, minodify ko na to. Pinutol ko na yung mga screw. Ayan. So, para magkasya yung bagong bracket, pinutol ko rito. Tapos, nagbutas ako ng dalawa. Tapos, yung isang screw is dito naman kakapit. Ayan. Ito guys, yung luma nating socket ng ating gauge. And then, para malaman natin yung functionalities nito, kailangan natin ikabit yung dating gauge natin. Tapos ito naman yung bago. Meron yan tatlong sockets. Itong isa is para sa speed sensor. Ito yung para sa gauge panel natin. Tapos ito yung sa gear shift indicator. Okay, so ito muna tayo. The problem is pareho silang male. So kailangan nating tanggalin na yung luma para maging female yung isa. Tapos hindi lahat ng wires niyan, 'di ba? Nakikita niyo 9-pin wires 'yan. Hindi lahat ng wires niyan is gagamitin natin. So para malaman natin yung functionalities ng mga wire na yan, so nilinisan ko na yan. Kailangan, para malaman ko yung high beam, ayan, mag-headlight ako muna. Ayan, naka-headlight tapos high beam. Ayan, nakita niyo umilaw. So yung nasa middle yung ilaw na yan. So dito, sa likod ng gauge, eto yan. Dalawa yung wire niyan, isa lang naman dyan positive, isang negative. So yung black dito is negative. Ang kulay ng wire niya is yellow or more or less parang mga yellow orange yung kulay niya, kasi may iba pang yellow rito eh. So mahirap magkamali. So probably yellow orange to. O pagka tinuso ko dito yung tester sa yellow orange, naka headlight na ako niyan guys ha, pero hindi ako naka high beam. Pag nag high beam ako, ayan o, may ilaw siya. So isusulat ko ngayon itong yellow orange is para sa high beam. Kailangan lang muna nating isulat yung function ng each wire. Yellow, orange, high beam. So ang left signal light natin is yung kulay black. Black wire ang left signal light. Left signal is black. Ay mali, rectad. Black wire, left signal. Tapos yung
green wire natin, yun naman ang right signal. Hali, magra-right signal ako para makita nyo rin. Ayan. So, right signal light naman yan. Right signal. Yung green wire. Itong orange wire naman. Yung orange wire naman ang orange wire is accessory wire. Okay. So, yung gauge pa guys. Kailangan natin makuha yung kulay ng sa gauge. So, yung sa gauge natin nandito. At ang kulay niya is yellow. Ito. Yellow, black. Yellow, black, tsaka black, white yung sa gauge naman. Fuel gauge. Yellow. Yellow, white. Ay. Yellow, black pala. Tsaka black, white. Isa, fuel gauge. Ngayon na alam na natin yung mga kailanganin nating wires para sa socket na to. So, mayroon na akong female dito. Pero disregard nyo kasi syempre mag-iiba yung kulay niya mula rito, papunta rito. So, susundin natin yung kulay na nandito. Yun din yung nandiyan sa diagram. So, yun, nung binili ko tong gauge na to, walang kasamang diagram, walang kasamang manual. So, nahirapan pa ako. So, nag-research ako nito sa internet ng may kaparehong diagram. And luckily, may nakuha pa ako. So, susundin natin yung nasa diagram na yan yung kulay. Okay, so unahin na natin yung mga most important part ng kulay na itong mga to, yung para sa power muna. Itong red na to, ang katapat niyan dito sa female socket niya is itong pink. Ito is a red wire. So positive terminal ang ating battery. Pero hindi na tayo magpapagapang ng wire papunta doon. Kasi dito sa ignition switch natin, meron na ritong wire na galing sa positive terminal ng battery. Ito yon. Ito ignition switch natin, may dalawang wire yan. Orange and then red. So, yung red wire dyan is positive yan. Kahit nakapatay ang ignition switch natin, may power yan. Hindi pa na nakakabit yung aking tester. Ayan. Ayan. Makikita nyo, umiilaw yung tester ko. Ayan. So, pinatay ko yung susi. Ito yung susi. Ayan. So, may power yung ating red wire na. So, dyan natin ikakabit itong red wire din na to ng ating gauge. Next natin, itong black wire na to. According dyan sa manual, ang black wire is para sa switch. So, pag sinabing switch, ignition switch yan or accessory line. So, dito, kayo na kasi sa ignition switch natin, yung isang red wire yung kinabitan natin, yung main or yung battery line. Tapos, itong orange naman, ito yung ating accessory line. So, dyan naman tayo magkakabit ngayon. So, babalatan ko lang din to ulit. Sunod na natin itong green wire na to. Itong green wire na to, according dyan sa manual, is negative terminal ng ating battery or sa body ground. So, katapat niya dito sa ating female socket is itong black wire na to. Okay, so hindi na rin ako papagapang ng wire papunta sa battery. So, any metal part ng ating motorcycle, ground. So, dito na lang sa tornilyo na to. So, since naikabit na natin yung three main wire ng aking cage, pansinin natin, turn on lang natin yung ignition switch. Na makikita nyo na umilaw na yung ating cage. Okay. Yung yellow-blue wire is a fuel. So, itong fuel, ito is sa female socket niya is kulay red yung wire niya. So, according dun sa cage kanina, doon sa sinulat natin, so fuel is yung yellow black. Tapos isa naman is black white. So yung black white probably ground to eh. So sa yellow black ako magkakabit. Kukunin ko yellow black dito. Ito. So yung yellow black dito is itong pin na to. Tapos ito yung sa red wire. Yeah, so inaayos ko siya according sa haba na lang nakakailanganin ko. Ito.
Testing natin kung gagana yung gauge. Ayan. So dito full yung gauge ko. So tingnan natin sa tank kung full nga ako. Ayan. So makikita nyo full. Gumana na sa gauge natin. Fuel gauge. Ayan. So next natin red block. Red block tong gauge. Red block wire ito. Papunta naman to sa RPM natin. So dito sa female socket niya ang red block is katapat. Ito kulay blue. Ayan, so mag-extend ako ng wire kasi kakabit ko to sa ignition coil. Hindi na dun sa CDI, masyado malayo yung CDI. Pwede rin sa ignition coil dito. Ayan, ito ignition coil natin. Itong socket na to, hugutin nyo yan. Diyan kayo magkakabit ng wire. Pero magtatap lang kayo, huwag nyo tatanggalin to. Kasi pag tinanggal nyo to, hindi naman gagana ignition coil. Kailangan nyo maghinang ng wire papunta rito. Ayan, pinagapang ko yan. Ito na siya. Tapos ayun na siya, nakakabit na siya sa ating ignition coil. Yeah, so gumagana na sa ating RPM gauge. Ayan yung bar na yan, yan yung sa ating RPM. Next yung ating light blue. Itong light blue na to. So katapat niya is itong yellow wire na to. Ayan. So nakalagay din sa manual is para siya sa right signal light. So doon sa notebook natin kanina, yung right signal light natin is yung green wire. So kukunin natin yung green wire na nandito. Ito. Itong green wire na to. Para sa right signal light. Next natin yung sa left signal light naman. Left signal light is yung orange. So itong orange na to. Ang katapat niya is orange din dito sa kabila. Ayan. Itong orange na to. Tapos dito naman sa lumang socket, ang left signal light is yung black wire na sinulat natin kanina. Ito, left signal light yung black wire. Black wire nitong luma. Nakabit na natin yung left tsaka right signal light. So tingnan natin kung gumagana na siya. Try natin yung left. Ayan. Then yung right. Ayan. May hazard akong kinabit dito. Try natin yung hazard ko. Saan na yung hazard switch ko? Ayan. So yung hazard switch ko gumagana rin. Ayan, sabay na umiilaw. Next na natin yung high beam. So yung blue wire daw, yung high beam. Itong blue wire na to, ang katapat niya rito sa kabila is itong yellow wire naman. So sa high beam natin, dun dito sa old socket kanina, ang high beam natin is yellow-orange. Yellow-orange. Ito. Itong makapal na wire na to, yung yellow-orange. So puputulin na natin yan. High beam natin kung okay na siya. So this time kailangan naka-on yung makina. Ayan. Tapos high beam. Yun. Ito yung high beam indicator. So kapag nag-high beam ako, ayan, umiilaw na siya. Okay. Here tayo dun sa 9 pin socket, itong green red wire na to. Ito yung neutral indicator. Ito yan, kabila niyan dulo is itong black wire na to. So hindi ko siya ito yung hinuli ko kasi doon na siya sa sa gear shift indicator ko, itong aking luma. Makikita niyo naka-neutral yan. So kukunin ko yung linya nito para matanggal ko na rin to. Tapos ito naman yung isasabay natin. Makikita niyo 6 pin yan. Ang speed kasi nitong indicator nito is from first gear hanggang 6th gear.
Pero yung gantong motorcycle hanggang 4th gear lang naman to. So hanggang 4 na pin lang yung magagamit ko. So yung dalawang pin is maiiwang bakante. Para malaman natin kung anong gear yung mga kulay na yan. Kasi pag tinanggal natin tong socket na to, ito yung maiiwan. Ito. So para malaman natin mga boss, kailangan natin ng syempre tester. Ito. So ang sensor ng ating gear shift mga boss is negative yan. Negative. So negative trigger itong mga to. So ikakabit natin yung kabilang dulo ng tester sa positive terminal ng battery. Yan. Tapos isusulat natin ngayon kung anong kulay nung mga wires na papunta sa each gears. Kaya so meron yung blue, black, yellow, red, green, and then white. So itong orange na to ay yellow na to. Tatanggalin ko na rin to kasi supply to nung power nitong sensor natin. So matatanggal na rin siya. Itong aking gear shift indicator, meron talaga yung 6 pin. Makikita nyo 6 pin yan. Pag nakita nyo sa gear shift indicator nyo, nandito kasi sa loob yan. Pag nakita nyo na isang wire lang yan, ibig sabihin nun, neutral indicator lang talaga kayo. So hindi kayo pwede magpalit ng gear shift indicator. Hindi kayo makakapagkabit nito. Para lang to sa mga meron talagang 6 pin. Sa mga Raider, sa mga Suzuki, meron ito. So gear sensor na tayo. Gear sensor. Ayan. So ang kulay na available. Guys, ito yung original na sakit pa ng gear sensor ko. So nagkabit ako ng extension para nga makabitan ko siya rito kasi malayo yung paglalagyan ko ng indicator. So yung original colors niyan is yellow, blue, green, red, tsaka white. So ngayon dahil sa extension na ginamit ko, eto na siya. So kayo, gumawa pa rin kayo na sarili yung listahan mga boss kung anong kulay nung each gears. So nasa neutral tayo. So para malaman natin kung aling kulay ang mayroon neutral. Yung uilaw na terminal. Yan. So isa lang yung umilaw. So ang neutral ko is yung green. Green wire, neutral. Green is neutral. Tapos susulatan natin yung 1, 2, 3 and then yung 4. Hanggang 4 gears lang naman ng Raider. Tapos cambio. Ayan. So tingnan natin kung anong kulay nung yun. So yellow yung gear number 1. Yellow. Yellow. Then sa number 2, number 2 is yung blue wire. Blue. So, ganun lang kadali. Tapos yung number 3. Ayan, number 3. Number 3 is yung black wire. Ayan, so pag tinest nyo iba, hindi ilaw. Doon na siya umilaw sa black wire. Black. And then yung number 4 natin is number 4 is yung white. So white natin is number 4. Tinira ko na lang dyan yung blue, white, black and yellow para sa gear 1, 2, 3 and 4. Tapos yun yung ipapartner natin dito. So dito sa gauge natin, ay sa papunta sa gauge natin, ang number 1 is yung green black. Gray. Green black ito. So number 1 is tong green black na to. Tapos dito naman sa ating ginawa do sa ating gear shift sensor, ang number 1 dapat is yung yellow. So ang gagawin natin mga boss para hindi na tayo magpuputol-putol ng wire, nahuhugot naman yung mga yan. So hugutin na natin to lahat. Yan, hugutin na natin. Tusukin nyo lang ng screwdriver na maliit siguro, ganun. Ayan o. Yan, so hugutin muna natin lahat. Gear number 1 natin is yung yellow. So yung yellow ang ipapasok natin dito. Sa tapat ng green block. Yan. Tapos yung blue is number 2.
Ay, wait lang. Number 2 is yung blue-red. Blue-red, yung nasa gitna. Nasa pangalawa. Blue-red, tapos doon naman sa ating sensor, kulay blue rin. Ayan, tapos yung number 3 is pink. Itong number 3, pink. Tapos dito naman sa sensor natin, black naman daw yung number 3. Tapos yung number 4 is yung white. Ito yung white na naputol kanina, kaya kulay green na yung wire niya. Pero originally white yan. So number 4 natin is yung yellow red. Yung nasa baba. Yellow red. Ayan. So yung dalawa na iwan na walang pin. Kasi hanggang 4th gear lang naman ang motor ko. Ayan. So naikabit na natin. Tingnan natin. Ay, ikabit na rin natin itong green. Itong green wire na to, ito yung neutral sensor ko naman. Doon siya sa 9 pin kanina, itong kulay green-red na to. Sa katapat niya kulay black, so ito siya. So medyo mahaba siya, kailangan ko siyang putulin. Turn on natin. So ayan, nasa neutral na siya. Tapos try natin number 1. Wait lang. Pandarin na lang din natin yung motorcycle para makapag-shift ako ng maayos. Yeah. So as of now, nasa neutral siya. Lagyan natin siya sa gear 1. Oops, gear 3 yung lumabas. Mali ako. Okay, so mali. Mali yung ginawa ko. Dapat gear 3 to. Dapat ito gear 2. Gear 1. So nagkapalit yung 3 tsaka 1. So pagpapalitin ko lang yung 3 tsaka 1, guys. So neutral muna natin. Yan, neutral. And then number 1, number 2, number 3, and then number 4. Ayan, so tama na siya. 4, 3, 2, then neutral. Okay. Then guys, so last socket na tayo. Itong socket na to para sa speed sensor to. Kaso itong aking motorcycle kasi cable type pa. So bumili pa ako ng speed sensor para mapalitan yan, para matanggal na rin tong cable type na to. Sasaksak lang to rito. Plug and play to eh. Tapos, yung dalawang wire na natitira sa mga EFI engines naman to. Yung check engine light yung isa. Tapos yung isa naman is sa oil temperature. So walang oil temperature sensor itong aking motorcycle. Wala rin naman akong check engine light. So hindi ko na ito ikakabit. So ayan mga boss, tapos na po yung pagkakabit natin ng overall gauge dito sa ating motorcycle. Diba ang ganda na niya ngayon? Okay, so maraming salamat sa inyong panonood at sana natutunan nyo ngayon kung paano magkabit ng ganitong universal gauge sa ating mga motorcycle. Salamat po!